So yan po, syempre susukatin po muna natin, kukunin po natin yung gitna. Tapos yan, unahin natin ho yung hook. So kailangan po na sa pinakagilid po yan papasok. Yan, itutornilyo lang po natin yan. So ang ginamit ko dyan ay 6x1/2 na metal screw. So tinornilyo ko na po yung gilid na gilid po siya. Kasi pag nilagay nyo po yan sa medyo gitna, baka hindi na po umabot doon sa pinaka lock nya. So kung bago lang po kayo sa aking channel, sana po huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell. Salamat po. Ayan, dalawa po ang lalagyan ng tornilyo nyan. Diyan nyo po pala yan ilalagay sa interlocker. Siyempre, yun po kasi yung naglalock sa interlocker po. Alam naman sa lock style. So, napakadali lang naman po gawin ito. Paglagay ng center lock sa 798 sliding window o kaya sliding door. Pero pwede rin naman po ito sa traditional na sliding. Pwede rin naman po yata ito. Alam ko pwede naman po rin ito eh. Ito rin naman yung ginagamit na center lock. So yan po ang dapat maging itsura niyan. So kung napapansin nyo, gilid na gilid po siya yun, oh, sa bandang loob. So ayan. So ang isusunod naman po natin niya ang mismong lock. So testing po muna. Siyempre isi-center po natin yan dyan. So guhitan na lang po natin. Guhitan muna para naka-center doon sa hook o kaya sa kawit niya. So yan, naguhitan ko na po ng lapis. So ilalagay ko na po ngayon yung lock, center lock. So babalik to rin ko lang po yung camera. Yan, ikutin ko para mas makita nyo po. Yan, binaligtad ko lang po yung camera niya. So ayan, yan naman po eh dapat na sa gilid na gilid po ang pagkakalagay. Ayan, kailang gilid na gilid po yan, hindi po medyo nakagitna. Kasi minsan hindi umaabot yung ano yan eh, yun yung pinakalock, yung silver. Pag nilagay nyo yun sa gitna, baka hindi umabot, kaya kailangan gilid na gilid lang po. Ayan o. So yan, bebarlahan ko na po ng 316. Ang ginagamit ko po dyan, ano eh, 360 na rebates para mas matibay, mas makapit. So ayan, kung ayaw nyo i-direkta, pwede nyo namang markahan lang muna tapos akan yung butasan. So ayan po, sinisiguro ko lang po dyan kung nakagilid po talaga yan. Kasi ang nagkakaproblema talaga pagka ayan, akala nyo minsan sumasabit yan eh. Sumasabit doon sa pag nilagay nyo na yan doon sa pag kinabit na, sumasabit. O kaya naman hindi siya nagpapangabot. So kaya mas bago ikabit, i-testing na muna. So ayan, gilid na gilid po siya. So ibabarin ako na po yung pangalawang 316 na rebates. Mas malaki po kasi 316 eh. So mas makapit yun. Pwede naman i-screw. Pwede naman ng i-screw ang ilagay nyo dyan. Pero ang gagamitin yung talim 764 para hindi siya maluwag. So ayan, i-rebates ko na ulit yun.
Ayan, na-repeat ko na po. So, ganyan lang po kadali yung paglagay ng center lock. O, ayan. Gilid na gilid po siya. So, titestingin po natin kung, ayan, tinitesting yung, kung nagpang-abot siya yun. Pang-abot naman. So, ayan, ganyan lang po kadali yan. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po mag-subscribe kayo para sa mga iba pang video. Salamat!